final performance test and review natin dito sa ating TSMP Stage 1 Power Pipe na Silent Killer plus yung Stock EC remap na ginawa sa atin ni Marconetics EC remap. Time check is 5:32 AM para sa test natin doon. Maganda yung hangin, malamig. Mas maganda kasi manakbo ang motor kapag malamig pa yung panahon eh. Pansin niya pagkagabi versus sa mainit, mas smooth yung takbo pag malamig. Kung napanood niyo yung mga vlogs ko dito sa pipe natin tsaka sa remap, sa mga testing ko doon is hindi ko maabot yung maximum speed niya kasi nga manipis na pala yung belt ko. So kapo nagpalit na ako ng bagong belt kaya ngayon matetesting na natin siya. Although medyo binibreak in ko pa siya kaya medyo chill ride lang muna para siya syempre mas lumapat na siya doon sa surfaces ng pulley at drive face pati sa torque drive. Kasi kapag ang belt ay bago, medyo madulas-dulas pa ng konti. Huwag niyong bibirahin agad na yung todo agad kasi may possibility na mag-slip yung belt, which is pwedeng sobrang tumaas yung RPM lalo kalimbawa pinol throttle mo. Tapos dumula siya at high speed. Medyo delikado siya. As much possible kapag bagong kabit yung belt is conservative riding lang muna para lumapat siya muna bago nyo birahin. Pero syempre itetest pa rin natin ngayon para malaman talaga natin kung yung belt talaga na manipis, yung lumang belt ko, is yung cause ng low top speed at high RPM. Kasi napapasagad ko siya ng 9,750 RPM eh. Supposedly mataas ang top speed na pero mababa lang siya around 127-128. Biyahe muna ako doon papunta sa may testingan natin na conservative riding lang para nga malumapat-lapat ng konti ito. Tapos balikan ko kayo. Dito na tayo sa may New Clark City. Nag-setup na rin ako ng GPS natin ito, itong sa side na ito, para mas makita natin yung speed niya sa speedometer tsaka sa GPS na rin. Napansin ko rin kasi ito, noong nagpalit ako ng beast tire, parang mas makunat siya sa speedometer speed. Unlike ng sa stock, parang naging minus 1 eh, yung rating. Pero itatry na natin dito, pagka lang maluwag syempre. Dalawa yung pagtetestingan natin dito, isang slight downhill yung una. So makukuha natin yung top speed on regardless sa headwind. Tapos after noon, may patag, tatry din natin doon. Doon naman magdedepende syempre sa headwind kung makukuha natin yung maximum RPM. First try natin sa slight downhill, makakabuelo tayo dito. Mamaya tayo yuyo ko pagka straight na yung daan. Straight na to. Yeah, slight downhill. Tama yung hinala ko na belt talaga yung may problema kaya pumapako siya sa 128 kph nung last try ko dito. Kasi nga manipis na yung belt. So kahit anong gawin mong full throttle dyan, kung hanggang doon lang yung kaya abutin ng belt sa fully drive phase, hindi na siya aangat talaga, hindi na rin aangat yung speed mo. Nakuha natin sa slight downhill is 132 kph. Ngayon itry naman natin dito sa flat road. Patag yan, makalagpas noon, patag na. Game. Yukuha na natin dito kasi patag naman na to. Nine five RPM. 128. Oh, may sakyan. 128 at 9,500 RPM. Hindi pa natin napasagad ng 9,750. Successful yung testing natin na na-prove natin na belt talaga may problema. Kaya ayaw na siyang dumulo kahit nakasagad yung RPM. Doon sa slide down nilang nakuha natin is 132 kph at 9,750 RPM. Feeling ko yun na lang talaga yung sagad na RPM nito kasi kapag lumagpas pa doon baka mag-limiter na. Actually doon sa may super downhill parang medyo napakagat ko doon yung soft limiter sa ECU nito eh. Parang tumunog siya
ng woo, parang gumanon. Pero mababa yung speed nun kasi nga manipis na yung belt. Tapos dito sa part na kapatag naman, ang nakuha natin is 128 kph at 9,500 rpm lang. So hindi pa siya sumagad ng 9,750. Kung halimbawa mapasagad natin yun ng 9,750 rpm sa flat road, ganun din ang magiging top speed nun, 130, 131, 132. Pero yun nga, hindi mo naman lagi kasi magagamit yung top speed eh. Kumbaga, etong sa atin is for testing purposes lang, para makita natin yung speed niya sa maximum rpm na kaya ibigay ng motor natin. So far na ginagamit ko si ADV na naka TSMP power pipe tapos naka stock AC remap, maganda talaga yung performance niya. Yung tipo nakadapiga mong ganyan, binibigay talaga yung power. Kumbaga walang nasasayang na hiyaw sa kadapiga mo, translated siya sa power. Yan naman yung kagandahan na ang kapag na-match na yung mapping. Pero syempre dapat maingat din kayo sa pagpili ng tuner na gagawa ng ECU remap kung nagpalit kayo ng pipe. Para safe pa rin yung makina natin, hindi siya sasabog. Kaya kung napapansin nyo naman, lagi ako nagtetest dito ilang araw na na hindi naman sumabog yung makina ko. Sa ganung riding style na full throttle, lagi ako nagtetest nga kasi dito. Tinitingnan ko kasi yung max speed niya at highest RPM na kayang ibigay ng motor. Kung tatanungin nyo kung marerecommend ko ba na magparemap kayo pag nagpalit ng pipe, syempre yes. Oh, nag-iiba talaga yung performance. Tapos factor din pala yung tunog niya. Kasi meron akong mga narinig na naganto rin na pipe, usually sa PCX-160 eh. Iba yung tunog niya eh. Parang hindi siya ganun ka buo yung tunog kapag hindi pa nare-remap. Once na nare-remap yan, mag-iiba na yung tunog niyan, mas buo na siya. Tapos syempre yun nga, mas maganda na yung power niya. Mas better fit kumbaga dun sa bago mong exhaust. Kaya na nung bago tayo mag-test, finlash ko na sa screen yung set ng CVT ko. Lalagay ko na lang yung link noon sa description para kung gusto nyong itry, pwede nyong orderin. Tapos syempre yung link ng Facebook page ni Marco Netics EC Remap. Kung interesado din kayo magparemap, kung halimbawa, pwede naman sa stock yan eh, kahit all stock. Kung gusto nyo na may dagdag na konting performance. Pero mas maganda kung naka-CVT kayo. Tapos syempre kung nag-pipe kayo, yun, kailangan talaga. Para kung kayo nga, mas makorek yung AFR, mas maganda yung takbo, mas balance, mas better fit sa motor. For testing purposes, try nga natin na naka-off yung HSTC. Gusto ko rin malaman kung may difference ba. Pero alam ko kasi, wala talagang difference yun. Kasi ang HSTC is, kapag lang nag-slip yung rear wheel mo, pinapabagal niya. So hindi siya nakaka-apekto talaga sa speed ng motor. Pero syempre, subukan natin. Tingnan natin may difference. Slight downhill. RPM. 132 pa rin. Mukhang hindi na nga to. Hindi na. 9750 RPM at 132 kph. Ayun, naka-off na yung HSTC natin pero same pa rin yung speed niya. Try natin sa patag kung 128 din kasi 128 yung nakuha natin kanina dito sa patag na part yan. Dito yung makalagpas na yon. Game. Patag. RPM. At teka, magwa 130. Pag napasagad natin ng 9750 RPM to, magwa 130 to. Kaso ayaw nang umangat. 95 RPM lang oh. Ayun, nag 129. Hop. Sakyan ha. Ayun, yung test result natin naman sa naka-off yung HSTC. Tinry ko lang. Oh, may difference. Wala siya talagang difference. Magdidepende pa rin yan sa maximum RPM na maaabot mo, kailan yung speed. Tapos syempre, kung gaano kasalubong yung hangin, kung gaano kalakas yung hangin, I mean. Kasi hindi talaga sasagad yung RPM mo kapag ka napipigilan ka ng hangin. Sa test run natin na yun, na-prove natin na wala talagang difference ang naka-on at naka-off ang HSTC. Ako kasi in-off ko lang yung HSTC talaga. Kapag halimbawa sa off-road or yung mga posibleng dumulas yung gulong para hindi ka man ma-stuck. Kasi nga kinakat niya yung power. So once na dumulas siya, halimbawa nasa off-road ka, buhangin, hindi ka makakaalis. Yan, dun lang, yun lang yung time na in-off ko talaga yung HSTC. Tapos yung top speed niya, tsaka yung maximum RPM na kayang reach ng motor mo, madaming factors talaga eh.
rider weight, condition ng CVT, kung maayos ba lahat, air filter, yan, kung madumi, nakakabawas din yan. Spark plug, kung okay pa ba yung gap niya. Ito actually, chineck ko din yung spark plug nito kasi nga, nagpa-process of elimination ako para ma-rule out ko kung ano talaga yung problema nung nakaraan, kung bakit ayaw niya umangat yung speed. Parang kumako siya kasi noon sa 127 to 128 lang. Ngayon nga, mapataas na natin siya dahil dun sa bagong belt. Yun talaga yung cost nung low speed at max RPM ng motor natin. Ngayon kung halimbawa naman gusto nyo pa na mas mabilis pa doon yung speed na makuha nyo, considering halimbawa same tayo ng weight or hindi gaano nagkakalayo, posible nyo na makuha yung ganong speed pero gusto nyo mas mataas pa, meron pa mga paraan para mag-improve yan. Syempre yung pipe natin ngayon is yung chambered type, so hindi siya free flow kagaya ng mga straight pipe. Yun yung mga free flow na straight pipe, yun yung malalakas dumulo, mas mataas na makukuha nyo kapag ganun yung ginamit nyo na pipe, kasi at high RPM mas hindi siya pigil. Ito medyo pigil ng konti pero hindi siya pigil na kagaya ng stock pipe natin na sobrang daming chamber kaya pigil talaga siya at high speed. Yun yung number one, pwede kayong mag-try ng free flow na pipe or yung straight pipe. Agaya ng JVT version 3 Replica Pro. Yun yung gamit ko kay Beat at Click naman. Pero syempre dapat ipaparimap nyo para nga mag-match talaga dun sa pipe na kinabit nyo. Tapos mas maganda kung naka CVT set para mas mailabas yung power kasi ang transmission or yung CVT ang nagdadala talaga ng takbo ng motor natin. Kapag pangit ang settings mo ng CVT, wala talagang takbo yan. Nakita nyo naman dito, yung manipis lang na bit, ang laki na ng factor na naidulot niya dun sa speed natin. Number 2 na pwede nyong gawin, pero ito hindi ko ito ina-advise eh. Magpalit kayo ng high speed gear. Same rate ng RPM, kung halimbawa 9,750 RPM, maapabot nyo yung nakagearing kayo. Mas mabilis yung speed niya kasi mas maraming pwedeng ikot na i-generate yung gulong. Dati nung naka-stock pipe ako, naka-CVT lang tsaka remap, nag-try ako noon yung high speed gear. Ang nakuha kong maximum top speed noon doon sa may Silex Starlock naman is 133 kph, pero one time lang yon na nakuha ko. Parang nung second time na try ko doon na ibang araw kasama ko yung mga tropa sa Honda ADV160 round table Pampanga RT, parang nag 132 ako, 132 131 ganun yung speed ko. Pero yung napagawaan ko noon, meron siyang ever so slightly na downhill kaya siya pumalo ng ganung speed. Same din, parang ganun din yung pinagtestingan natin ng una. Pero ang difference noon is yung RPM niya 9,000 RPM lang siya. Ganun kababa yung RPM pero ganun yung speed na nakukuha ko. 132 tsaka 133 yung 2 times na natry ko doon sa Silex. Kaya naman nasabi ko na hindi ko siya recommended kasi kapag once na nag high speed gear ka or nag gearing ka, mababawasan talaga yung hatak. Magdedepende yan sa inyo kasi ako lagi kong kasi OBR tapos hindi naman ako laging sa patag lang dumadaan. Usually sa mga ahonan kagaya nito, eto lagi namin dinadaanan. Pansin ko is nahihirapan talaga siya or medyo hirap siya kapag ganun kasi ang gear ring is humihina yung hatak talaga pero bumibilis yung potential niya for top speed kasi pinapabilis nga niya yung ikot na pwedeng i-generate ng gulong. Number 3 naman is magpapalit kayo ng throttle body na mas malaki. Papalitan nyo din ng ram air tapos pati yung air filter, kumbaga lahat ng intake. Syempre kailangan mo din ng remap doon kasi may mga sensor din yun na nagbabato sa ECU ng data, so kailangan baguhin yung base map para tumugma doon or maging safe siya sa ganong amount na binibigay na hangin naman sa intake. Yung upgrade naman na yun, hindi ko rin siya nire-recommend kung lalo kung pang daily use yung gamit nyo. Tapos yung magagabok yung dinadaanan nyo lagay. Kasi kapag stock filter pa rin kinabit mo, nagpalit ka lang ng throttle body, ram air, yung intake na tubo, wala rin magiging effect yung kasi may mare-restrict pa rin ang stock air filter. Usually kasi kapag ganun, minsan wala nang filter or yung mga screen type na filter. Yun nga, kaya hindi ko siya nire-recommend kasi mas pasok na pasok yung mga gabok na pwedeng gumasga sa cylinder block wall natin. Pero syempre sa racing application, ibang usapan na yun. For example, yung dinadaanan mo palagi is hindi naman magabok. Unlike dito kasi dito sa Pampanga, maraming part dito na medyo magabok kaya hindi talaga advisable na mag open filter or yung less restrictive na filter or yung high flow na air filter. Hindi advisable dito. Magabok dito eh. Tapos yung last upgrade na pwede nyo rin gawin na hindi kayo nagkakarga talaga, pwede kayong magpalit ng bolt-on na cams. Yung mga high lift ng konti. Ang nakita ko nun yung CRP yata yung brand. Maganda daw yun. Bolt-on siya. So kumbaga plug and play lang siya. Sasalpak mo lang. Pero syempre kailangan mo rin ng tuning. Lahat naman ang ikakabit, kailangan talaga mo lang i-tune para mas makuha mo yung takbo syempre. Ang cams kasi is yan yung responsible sa pagbuka tsaka pagsara ng intake at exhaust valves natin. So kung medyo high lift siya, mas marami ngayon yung papasok na gasolina. So mas malakas yung power sa combustion na mapuproduce niya. Lift yon yung buka ng mga valves natin. Tapos yung duration naman is yung kung gaano siya katagal nakabuka. Pero ako personally, hindi na ako magkakabit ng cams na mga bolt-on type. Okay na ako sa performance na ADV. Hindi naman ako din naghahanap ng sobrang lakas talaga. Importante lang sa akin nga
yung malakas siya na yung pag gusto mong mag-overtake, kaya mong mag-overtake, hindi ka mabibitin kahit may angkas ka. Which is ako nga lagi yung angkas si OBR kapag mga gala namin. Birang-bira lang ako mag-ride mag-isa. Kaya maganto lang yung mga tinetest ako. Pero most of the time is kasama ko lagi si OBR. Kaya sa performance, okay na sa akin yung saktuhan lang na power. Last look sa TSMP Silent Killer Power Pipe natin. Tinanggal ko na pala muna yung heat guard kasi nung nagta-top speed ako na nakaraan, natanggal yung isang tornilyo dito. Natanggal. Hindi ko pa kasi siya nalagyan ng tread locker kaya naalis siya. Ayan, alis ko na lang muna. So siguro bibili muna ng tread locker sa ako siya lalagyan. Tapos ito palang elbow nito, ayan o. Kung mapapansin nyo, meron siyang pula. Yan yung gasket maker na nilagay ko sa kanya. Para kung meron mang konting hangin na lumalabas is mas heal talaga siya ng maayos. Although wala naman singaw to, nung una ko siyang kinabit, tatakpan mo lang yung ano niyan, yung tip, tapos dapat mamamatay yung makina para malaman mo na walang singaw. Pero yun nga, para sigurado, nilagyan ko na rin siya ng gasket maker. Ito, Pioneer Mighty Gasket Red High Temp RTV Silicone. Ito yung nilagay ko sa kanya. Dala rin para akong mga tools. Oh. Parang sa alam magka-problema sa CVT. Siguro kung wala akong dala nito, medyo mabigat ito yung madami. Baka tumas pa sa 130 top speed natin. Tapos ito naman yung GoPro na ginamit ko sa pan-GPS naman natin kanina. Average fuel consumption natin is 44 kilometers per liter. Bumaba yan kasi panayang ano ko eh, testing ko ng full throttle. Eh. Mileage is 26,909. Sound check. Off pala natin yung HSTC. Re-rev natin. Idle sound. Tapos kapag ni-rev, mapapansin nyo, tahimik lang siya. Parang stock lang na mas mabase ng konti, na mas malakas. Yun ang nagustuhan ko sa kanya kasi medyo sawa na rin ako sa maingay. Siklik ko kasi naka JVT version 3 ako na pipe doon. Si Beat naman, Replica Pro. Yun, maingay talaga yung dalawang pipe na yun. Kaya napili ko is yung Silent Killer lang. Ito nga, TSMP na Silent Killer. TSMP, Silent Killer. Okay na ako yung performance ng pipe natin. Tsaka yung easy remap. Ang ganda na ng performance niya talaga. 100% fit na dun sa kinabit nating pipe. Flyball tuning tayo ngayon kay ADB-160. May adjustment ulit akong ginawa sa bola naman. Nagbigat ako ng kaunti. From previous na straight 14 grams, binigatan ko siya ng 0.5. So ang gamit ko ngayon is tatlong 14 grams, tatlong 15 grams. Factor din kasi yung pushability ng bola minsan, kaya hindi na umaangat yung speed. Subukan lang natin kung may difference ba sa 132 kph at 9750 rpm na maximum rpm na kayang ibigay ng ADB. Kasi anything higher than that, kakagat na yung limiter niya. Or yung una, yung soft limiter. Tapos pag napatas mo ng sobra-sobra is yung hard cut na mangyayari. Napansin ko yun sa ano ha, sa kapag nakakalkal na pulley ka. Kasi kapag stock, lumalagpas pa ng 10,000 RPM eh. Sa stock kasi diba mayroong harang yung flyball ramp. Once na bumangga na dun yung bola, parang ka-RPM na lang siya. Kumbaga tapos na yung shifting niya, wala na siyang ibang gagawin kundi um-RPM hanggang 10,000 plus. Iba talaga ang case kapag ka nakakalkal pulley ka na or aftermarket pulley kasi dire-diretso na yung bola nun eh. Kumbaga wala na siyang babangga na pader. Biyahe muna ako dun tapos itest natin kung ilan yung makukuha nating speed sa bago nating set. Same set pa rin, bola lang binago ko. 14-15 grams combination. Sa kaliwa yung magaan, sa kanan yung mabigat. Andito na tayo sa may testing spot natin sa New Clark City. Try lang natin mag-top speed kapag maluwag ang kalsada kapag wala tayong kasabay. Tingnan natin kung ito na talaga yung sweet spot niya. Kung may magbabago ba sa top speed niya sa duluhan at 9,750 RPM. Pag napabot natin doon, siguro itry ko siya ng both naka-on ang HSTC at naka-off ang HSTC. Pero noong last time kasi tinry ko na yun, wala naman siyang difference talaga. Pero para lang may variation sa second try natin, off natin yung HSTC. First try, HSTC on sa slight downhill. After nito, patag. Uyukuhan natin dito kapag nandun na sa straight. Setup na rin pala ako ng GPS ito sa gilid. Para makompare natin dun sa mga previous na testings ko. Straight na, yuyukuhan na natin. 130, 31. Ah, same pa rin. Same pa rin siya, 32 kph.
Pero try natin dito sa Patag naman. Yan, makalagpas nun. Yan, game, yukon na natin dito sa Patag. Ay, wow. RPM. Hindi ko siya mapa 9750 dito sa Patag. Pako oh. Ayan, nag 130 siya. 95 RPM pa rin. Patag to ha. Hop, may mga tao. Na-break natin yung record natin dito sa Patag, ano? Kasi last time pinakamataas ko diyan sa Patag, 129 kph at 9500 RPM. So kung nagtuloy-tuloy yun, posible na umangat pa yung speed niya hanggang yung sa kanina kagaya sa downhill ng 132 kph. Try natin isa pa, tapos i-off natin yung HSTC naman. Second attempt natin with HSTC off. Slight downhill. Yoko lang pag doon na sa part na straight. Paliko kasi ito eh. Pero makakabuelo ka kasi nga, slight downhill siya. Ayan, nakabuelo ka agad tayo. Kotse. Tama, kayo ba tayo? Ayoko natin. Perdito pa rin to. 431 9750 131. Naka-off yung HSTC. Patag naman, try natin. Overtaken lang natin to, tapos yoko tayo. Game. Kinabos yung buwelo natin, no? Nabitin. Pero pag nag 130 to, okay na ako dito sa Patag eh. Ay, 129. Mas tumas talaga siya sa Patag ah. Nag 129 siya. Parang nag minus 1 siya, no? Parehas. Tapos hindi ko nakita yung RPM niya sa 129 na yon. Feeling ko mga 95 yon siguro. Successful tayo sa ating ultimate final top speed test. Ganun talaga yung maximum niya na 132 kph. Unless gagawin niyo yung mga upgrades na nabanggit ko nung nakaraan. Pero dito na ako magsistick sa set na to ng bola, 1415. Kasi ito yung napa 130 ko siya sa Patag na daan. Trial and error talaga yan sa mga tuning-tuning ng CBT. Hanapin niyo yung pinakamagandang takbo na best result ang makukuha niyo. Sa arangkada, okay naman siya. O, ayan o. Nasa 65 RPM siya kapag yung from cruising is gusto mong umovertake. Tapos syempre, natry ko na din ito kanina. Angkas ko si OBR kanina, iniwan ko siya dun sa Clark. Maganda rin yung alis niya kahit angkas ko si OBR. So perfect na tong tuning na to para sa akin ngayon. Wala na ako ngayon babaguhin kay ADV pagdating sa mga speed upgrades. Okay na ako ngayon. Although makunat yung gulong natin sa reading. Pero may GPS naman tayo eh. Kaya yun yung nagiging basis ko. Kasi nung nakagearing pa ako, ang pinakamataas kong naabot sa GPS is 123 kph. Ngayon, na naka-stock gear na. Tapos naka silent killer pipe tayo, napabot ko siya ng 124 kph sa GPS. So successful yung ating tuning sa ating TSMP Stage 1 Silent Killer Power Pipe Plus Stock E0 Map by Marconetics E0 Map.